Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Naruto ang magpartner sa kaliwa na nasa kanan na sina George Bandola at Willie Delgado para sa malaman na pagtalakay sa mga isyung napapanahon at komentaryong may tapang sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1. Let's rock. Are you ready? Komentaryong may tapa, komentaryong may laman, sina George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Maraming salamat sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Lunes. A primero sa buwan po ng April 2024, maring sa Generation Wide. Ito po nag-iisang palatang to ng Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Tampok sa ating mga balita ngayon. Police Lieutenant General Emmanuel Baloloy Peralta. Pangalan ko ah. Itinalagang officer in charge ng Philippine National Police. Ano kaya ni Bernard dyan? Pagpapataon ng withholding tax at VAT sa cross-border services, pinabubusisi sa Senado. Department of Health tumapila sa publiko na iwasan ang magkasakit o makasakit at mag-joke ng tungkol sa karamdaman. Hi! Ngayong April Fool's Day! MRT3, balik operasyon na matapos ang Holy Week maintenance suspension. Philippine Coast Guard, walang naitalang ang towards incident sa mga pantalan sa bansa sa nakalipas na Semana Santa. Samantala, kanilang Facebook page, hindi pa rin na ibabalik matapos mahak. Sige, si Tiglaw may kagagawa. Halos 30 tao nasawi matapos malunod sa nakalipas na mahal na araw base na rin sa records ng PNP. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po ang inyong mga partner, Willie Delgado Jr. Maraming salamat po, Panginoon. Ako naman po, George Bandola. Ay, standby lamang kayo ha. Walang BBT sa inyo. Tuloy-tuloy tayo sa walang pugnat, walang humpay na balitaan. Hanggang mamaya tayong alas 7 ng umaga. Sina George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Komentaryong may tapa, komentaryong may laman. Sina George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Hoy, meron na tayong 34 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Good morning, partner. Good morning, partner. Happy Easter na rin. Happy Easter. Malakas. Asan ba kayo? Asan ba kayo, ha? Saan ba kayo na... napadpad? Naligaw. Saan ba kayo dinala ng tadhana? Ayan. Saan ba kayo dinala ng gastos? Ayan. Yun ang tanong dyan, ha? Sabi ni iba, sa bahay lang, Ega. Bakit? Walang panggastos. Baka naman, tsaka April Fool's Day daw ngayon. Ayan, o. Alam mo naman ang Pinoy, mahilig ba kisabay sa mga Western, di ba? Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga kalokohan. Dito lang muna, po kayo. April Fool's, hindi kaya peke yung ano? Pagkaka talaga doon sa bagong OIS. Hindi kaya tinalaga ka, diyan ka muna, bukas, wala ka na. Kasi April Fool's Day. Ayan, nakita niyo naman. Pero magandang umaga po, kumusta po kayo? Saan ba kayo naglagay ngayon? Marami, katulad ng pinag-uusapan natin noong nakaraang linggo, partner, di ba? Marami ang nag-aalala sa Semana Santa. Pero mas marami rin
ang mga napupunta sa mga beach at mga pasyalan. At marami din ang nalunod. Nalunod po. Susme. O, hindi April Fool's joke yan. Hindi totoo po, yan. Totoo po yan. Ha? Yung aming team na yung Tanay Mediacom Radio Group dyan sa Tanay, maraming ano na... Teka, sapa yung karaniwan dyan sa Rizal, ha? Meron kasi dyan sa ano, sa Upper Tanay, kung tawagin. Oo. Yung parte ng Daraitan, tapos yung may mga ilog-ilog pa sa mga mga barabarangay na malalayo eh. Oh. Ang Daraitan kasi napakagandang ilog niyan, partner. Diyan mo makikita yung kita mo yung ilalim yung bato. Oo. Sa ilalim, sa lino ng tubig. Ba. Kasi ko konti pa jumijingle doon sa taas. Mas malalim pag nasa baba na. Mas marami din mga ano eh. Nadadagdag din. Hindi, totoo. May mga parte ng mga ilog sa mga dalisis ng bundok ang medyo malalalim. Mm-hmm. Yung mga crevices na tinatawag yung mga singit-singit ng bundok. Yes. Kapag nalagyan ng tubig yun, malalim talaga yun. Mm-hmm. Doon nagkakaroon ng mga disgrasya. Eh, puntahan pa naman ng yan eh. Yung lugar na yan, partner, ang isa sa mga tourist attraction ng Tanay mm-hmm. eh. Kasi diyan mo makikita yung tinipak, kung tawagin. Mm-hmm. Doon mo makikita yung puting-puting bato na naglalaki ang mga napaka... Maraming halos karamihan ng mga bato roon puti. Mm. Hindi naman anting-anting yan. Hindi naman. Wala din si Darna. Wala din si Ding. Ding! Ayan, kita nyo naman. Pero marami. At may mga nagpunta na ng mga beach. May mga... Ang marami daw na insidente ng pagkalunod, partner, Calabar Zone. O, dyan sa Batangas. Marami. Kasi maraming nag-beach eh, di ba? Maraming nag-beach. Nagpunta ng Batangas, beach. Puerto Galera, yan. Yan ang mga puntahan ngayong nitong nakarang Semana Santa. O, ibiro mo doon sa headline natin kanina. Ilan yun? Tatlong po. 30. Naku po, grabe. Ang napapaulad na nalunod. Talagang maraming pampasyal at pampaburol ito mga ito. Grabe. susunod eh, kaiingat po kayo. Talagang nagkiklaim. Taon-taon naman yan, palagi nagkiklaim ang dagat, ang mga ilog, ang mga, di ba? Totoo po ang yan. Mga pasyalan na kung saan may mga nagkakaroon ng paliguan. No? Karamihan daw sa mga insidente ng pagkalunod ay nangyari sa beach, mm-hmm. mga private resorts at mga ilog. Ah, nako, private resort pa. Ang Calabar Zone ang nakapagtala ng may pinakamaraming insidente ng pagkalunod na nasa 10. Nako. Sumunod ang Ilocos Region at Cagayan Valley na mayroon tig-6. At mayroon din po sa Bicol na 5 din ang nalunod. Mm-hmm. Mm-hmm. Ay, tsaka yung mga resort, private resort din mm-hmm. sa Laguna, ang pinaka-average na lalim ng mga resort dyan ay 5 feet. 5 feet? 5 feet, pero yet marami pa rin ang mga nalulunod. Mga batang napapabayaan, hindi nga naman nila kayang abutin yung 5 feet. Mm-hmm. O kahit na sabihin mo mga matatanda na, hindi pa rin kaya yung 5 feet eh. Hindi pwede si Wilfredo ka. Pangkidipul to si... Kaya naman po yan yung ating itatanong yan. Sa ating may connect ngayon. Yan. Ang tanong ni Ate Jo, pinag-usapan natin ang dagat. Ha? Ayan, pinag-usapan natin. Ibinenta nga ba ni Duterte ang West Philippine Sea sa China? Palakpakan. Bentang-benta. Bentang-benta. Mr. President, ha? Yung ate nung ating Pangulo, pabor na pabor yan kay Gongdi. Mukhang indirectly inaamin niyang meron eh. Ba? Pero hindi sinabing bentahan. Gentleman's agreement yan. Gentleman's agreement. Ano bang tawag mo doon, ate? Di kasunduan yun, agreement eh. Diba? anong nilalaman nung tama itong si ano no, tama itong si Jonathan Malaya ng National Security Council. Oh. Dapat na ihayag sa publiko kung ano itong gentleman's agreement na ito. Pakita nyo. Kasi ginigit itong si Harriet na noon daw panahon ni Digong nagkaroon daw ng gentleman's agreement sa pagitan nila ng ni Xi Jinping. Tinatawag pa nga niyang president itong si Xi Jinping, oh. Iba. Talaga nga naman ha. Ihayag sa lalong madaling panahon kung ano ang gentleman's agreement na ito. Kung hindi nyo ilalabas yan, no? Wala kayong baka ano maging ano kayo? Senador Trillanes II. Oo, totoo yun. O part 2. At alam mo, palaging pinagkakitaan ito.
Hindi ko alam kung palagi nalang pinagkakakitaan ng West Philippine Sea, panahon pa ni Trillanes, tapos ngayon si Duterte. Eh, hindi ko alam kung ano ba talaga ang malaking pakinabang nila. Not to mention, partner, merong kaugalian ng mga Chinese, no? Mm. Na kahit mahal yang ano, kahit mahal, maglalabas at maglalabas sila ng pera. Dahil in the long run, saka kanilang kapakinabangan. Tama. Ayan na nga, kapakinabangan. Yan. Lahat ng mga kontraktor nung panahon ni Duterte, di ba puro China? Puro Chinese. Puro Chinese. Oo. Yung oh. Even sa panahon ng pandemic. Pandemic. Kumita ng malaki ang, ano, ang China sa atin. Akala ko ba, Mr. President, mahal mo ang Pilipinas? Bakit nakipagkasundo ka? Mahal niya. Dahil sa wala kang ilalaban. No? Di ba? Mahal lang niya kasi I hate drugs. Ganun ba yon? Eh, di ba yan din, na nagpasok din ng mga malalaking na... Sino ba mga sangkot sa droga? Di ba mga Chinese? Mga Chinese din na nagpasok. Kadalasan? Siguro dun sa ibang paksyon ng sindikato. Uh-huh. Ang kanyang, di ba? Ang ilan sa mga napaboran. My God. I hate drugs. Nakalimutan natin, hindi nyo dinuktungan eh. Filipino drug lord. Pero pagka Chinese. Welcome. Kasi ito nga po ang namumutawi ngayon sa ilan sa mga iringan sa pagitan ng ating mga opisyal. At ultimo itong si... Ito pala, lumabas na yung tunay na kulay, partner. Pro-China pala itong si Tiglaw daw. Si Tiglaw? Ah, talaga? Si Bobby Tiglaw na nakikipag-iringan ngayon kay Jay Tariela. Ah. Kesyo inungkat niya itong... usapin nitong kay Jay Tariela na nakikout daw sa PMA. Mm-hmm. Pero ang totoo, sabi ni Jay Tariela, ako'y kusang bumitiw sa PMA dahil sa issue ng cheating, yung pangungopya. Oh, you see? Oh. Pero ito, ang sinasabi nga ni Jay Tariela, dito sa issue ng West Philippine Sea, hindi naman ito dapat usapin ng ano eh. Hindi naman ito usapin kung PMA year man ako o hindi. Parang out of context na yung nilalabas ng iba dahil wala kayong maipresenta siguro. Yun naman kadalasan. Tama. Sa isang diskusyon, pag wala maipresenta, nag-uungkat ng kung ano-ano. Umaatake ng personal. Personal attack yung ginagawa. O, palagyan natin nakikout siya sa ano. Ha? Di ba? Pero tinan natin ang tono ninyong dalawa. Sino ba ang mas makabayan sa inyong dalawa? Di ba? Sino ang matapang na nagsalita sa Singapore para lamang ipagtanggol ang West Philippine Sea sa harap mismo ng pagmumuka ng mga Chinese? Sa gitna ng event, partner. Sa gitna ng event. Sino ang nagsalita niyan? Di ba? Di ba si Jay Tariela lang? O, kayo. Anong ginagawa? Imbis na... Kaya lumalakas ang loob ng mga ano eh. Nito mga lintik na Chinese. Ayun nga ang problema. Diba? Kaya malakas ang loob dahil siguro sa... May mga nababasang ano? Pagpapakalat nila ng pera. Correct. Pagpapakalat ng pera, pagkatapos nariringgan pa yung mga dapat sana yung magtatanggol sa atin, magdidepensa sa atin, hindi kayo makitaan ng... Mga official natin, partner, dapat nga nagkakaisa eh. Correct. Dapat isa lang ang boses niyan, 100%. Correct. Ng mga official, whether local government, appointed, elected, diba? Dapat iisa lang ang boses natin. At kahit nasabihin mo, ikaw ay nasa oposisyon. Tama. Magkaiba kayo ng political views. Tama. Dapat, pag pinag-uusapan yung ating bansa, isang page tayo. Dapat ganun. Kaso, partner, yung page na yan, pag nabahira ng Llanes Escoda Abad Santos at Lim. Naka po yan. Nag-iiba ng tono. Si ate nga, naturay nga kapatid Di ba? Di ba sa loob na isang bahay, magkaaway man kayo magkapatid, pero pag pinag-uusapan na mayroong mga ago ng bahay ninyo, di ba dapat ay magkakampi? Tama, partner. Ang nangyayari, yung pang sumusol-sol doon sa gustong kumuha ng bahay mo, kinakampihan mo. Yan ang nangyayari ngayon kung bakit marami ang mga nakikita nating pumapabor pa rin sa China despite yung kanilang ginagawang pangaharas. Actually, ito, gumagamit sila ng yung mas malakas na pressure ng tubig. Oo. Parang baril na yun. Sabi nga, partner, kung yung Yolanda, isa na sa pinakamalakas na bagyong
inabot ng Pilipinas. Oh, 230. 270 pa nga daw, 270, diba? Oh. Yun daw pressure ng tubig mula dun sa water cannon ng China. Oh. Nasa 500 plus. O, tingnan mo, 500 plus. Ang pressure. Eh, babasagin nun at bubutasin nun kahit na ano. Kaya hindi nakapagtataka. Sugatan yung mga sundalo natin. Natalsikan ng bubog dahil doon sa mga salamin. O, sa aspetong yan, nasaan ka ba, Bobby Tinglaw? Nasaan ka ba, ate? Di ba? Nasaan ba kayo, mga opisyal? O, bili mo, baka puwersa na po natin na mag-re-resupply ang ating mga puwersa na andun sa BRP Sierra Madre. And yet, inaatake nila. Eh, ang sabi ng ito namang Amerika na ito, puro ka na lang kayo daldal. Puro kayo ngal-ngal. Eh, hanggat hindi gumamit ng bala, hindi kayo ano. Eh, ito, parang bala na rin yung ni-spray na tubig eh, hindi ba? Tsaka nakakasakit na, partner. O, tignan mo. Nakakasakit na. Nasasaktan na po yung mga sundalo natin. No? Oh. Eh, hindi nakapagtataka. Baka mamaya, iwanan tayo ng ating mga sundalo. Mm-hmm. Wag naman umabot siya ganun. Pero kagandahan nga lang, nagbigay ng matigas ng pananayo ang administrasyon. Oh, ang pangulo. Patungkol dyan sa ano? Mm. Patungkol dyan sa... bakit nandiyan si Tony Hildo? Tingin ko nga, ang sinasabi, yung gentleman's agreement na yan, kumbaga, naipagkasundo na hindi na susuplayan ang BRP Sierra Madre meron para kasama isang, dyan. Meron para isang kasunduan na hindi i-re-repair. Hindi i-re-repair. Barko. Tama. Yung barko ng ano. Tignan mo. So, anuman ang nilalaman ng kasunduan, ha? Ang isang iso kasi rito is, bakit kayo nakipagkasundo ng ganyan? Yan. Tsaka unang-una, dapat ihayag ninyo sa taong bayan kung ano yung gentleman's agreement eh. Nanya ka pa naman, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, di ba? Kung paano mo hinimok si Trillanes noon, ehiyag, na kung saan naduwag yung mama at nag-walk out, ganun mo rin himukin ngayon ang nakarang administrasyon. Yan. Na ihayag din sa taong bayan ang gentleman's agreement na ito. Baka pagsasabi ka ngayon sa Antonio Trillanes, di ba? Makapagsasabi ka ngayon, pwede mong balikan ng ano? Duterte, ang dating Pangulong Duterte. Pakita mo ngayon ang tapang mo. Di ba yung mga ganyan? Hindi, labasan. Trillanes, ano yung pinagkasundo mo noon? Di ba? Bago mo ngayon batuhin ng sisi naman si Digong para maungkat din yung kanyang gentleman's agreement. In the meantime, kami dito, kukuha ng popcorn. Bantay-bantay lang kami kung ano yung mga... Kasi, ang katotohanan ho niyan, mga kababayan, no? Katotohanan, habang nagpapalakas ang China sa pamamagitan ng kanilang mga arsenal partner, yung kanilang mga armas, lalo natin silang... hindi ho kami kasama dyan, ha? Mm-hmm. Yun lamang ho mga hindi makabayan talaga, no? Lalo silang lumalakas dahil inaarmasan nyo sila, no? Nang lakas ng loob. Yan. Sa pamamagitan ng mga naririnig lumalabas sa mga bibig ninyo na napakadali naman palang kunin tong Pilipinas eh dahil tsaka, yung mga kababayan niya, yung mga citizens sila mismo bumibitaw. Tsaka isa pa partner, no? Isa lang miyano ko dun sa mga kapwa namin media. Huwag nyo na pong payagang magsalita sa inyo ang mga Chinese envoy, ang mga ambassador ng China. Yan lang partner, pagpapakita lang na ano eh. Diba? Diba makikita ng China, teka muna, walang naririnig na statement sa atin ha. Tama. Diyan sa Pilipinas ha, bakit kaya? Nangangahulugan lang ho yun na nagkakaisa ho tayong lahat. Tama. Diba? Whatever, kung anong meron man dyan sa West Philippine Sinayan, diba? Dapat ipaglaban natin. Dapat yung boses lang natin ang naririnig sa atin. Dapat. Kasi ang nangyayari dito, bibigyan nyo ng venue, ng medium ang mga Chinese, ang envoy, ang foreign minister dito. Pero pagdating sa kanila, nakakapagsalita ba tayo ang ating mga official, ang ating DFA? Hindi, di ba? Partner, one time nga, nag-browse ako ng ano eh, ng mga newspaper online ng China sa English version. Wala akong nababasa kahit na ano. Ni Katiting, napahayag kahit nga sa mismong newscast lang nila eh. Nasasabi,
Meanwhile, the Philippine government says this, and this. Walang ganun. Wala. Walang ganun. No. Hindi katulad dito sa atin. Not to mention, meron tayong dating opisyal ng gobyerno under Duterte administration. Ang main anchor ngayon ng isang network na pinatatakbo ng Chinese government. Yan ba yung CGTN? Yung CGTN. Sino yan? Oh. Si Martin Andanar. Di ba? Anong ginagawa ni Martin dyan? Sige nga. Para lalong pagtakpan ng China. Di ba? Para lalong pagtakpan ng China. O, para lalo yung harangin kung ano yung mga dapat na boses sanang naririnig. Tama. Ha? Nang mula dito sa atin sa Pilipinas. Alright. Nakakahiya kayo. Alas 5.50 ng ating oras sa buong kabuluan. 10 minuto. Bago po sumapit ang alas 6.00 ng umaga. Sina George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Derecho. Partners Punto Derecho. DZNQ Radio. 7 minuto na lamang, alas 6 na po ng umaga. Punta na natin ang sunod-sunod na report ng ating mga Radio Uno Patrol. DZNQ Radio. Sinuunahin natin, yung live. Mga pasahero mula sa bakasyon na unti-unti na rin dumadagsak. Yan po sa PITX. Live and direct, Radio Uno Patrol, Tony Hildo, kaming Tony. Yes, mga partners, unti-unti na ang nagdatingan yung mga pasahirong mula sa kanilang mga bakasyon sa iba't ibang probinsya dito sa may bahagi ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Tiniyak naman ng PITX mga partner na nakahanda sila sa inaasahang bulyob ng mga pasahirong ngayong araw. Ayon kay PITX spokesperson Jason Salvador, nagsimula kahapong magbalikan ang mga piyahero sa terminal kung saan nakapagtala sila ng may kabuang 126,985 passengers. Inaasahan nga tataas pa ang naturang bilang dahil taon-taon na niya isang araw matapos ang Semana Santa ay nagdadatingan sa Maynila ang mga pasahero mula sa kanilang mga lalawigan. Yan ang ating sitwasyon mula rito sa PITX para sa impilang may panihigan. Ako, super. Yes, partners. Yung mga dumadaan dyan sa likod mo, yan ba yung mga papauwi na o galing ng probinsya? Ito yung kabababa lang sa mga bus na galing sa probinsya. Ito yung sasakay naman ng papunta sa iba't ibang lugar dito sa Maynila. Yung bang PITX, ang biyahe niyan puro south lahat. Yan. Puro south, pero puro south. Nandyan din ang gagaling ang mga papunta ng Metro Manila. Yung papunta na mayroon hanggang ding, Fairview. Mayroon din biyaheng norte dito mga partners. Mayroon din biyaheng panorte. So anong mas anong mas maraming dumadagsa ngayon pasahero? Yung mga dadatingan? South o galing ng north? Mula sa south. Puro south. Mula Quezon, Bicol at Batangas. Ito yung mga nagdadatingan sa ngayon. Ano bang pinakamas malayong biyahe dyan nandiyan sa PITX? Meron ba tawid dagat Bicol dyan? Bicol mga partners ang kanilang pinakamalayo dito. Wala bang Surigao dyan? Walang Surigao? Yung mga ano? Wala akong nakitang Surigao dito mga partners, pero meron dito ang Quezon. Quezon province ang ano dito. Nainintroduce ang Surigao at Davao. Okay. Dati, pero ewan ko ngayon kung meron. Yung Roro? Roro. Tatlong Roro yun eh. Magro-roro kapag dating dito sa ano sa Batangas ganon. Mayroon din. Batangas may roro diyan. Ganon din diyan sa may aso Katarman na yon sa may Alin. Ano na yon yung Samar. Papunta na ano yon? Papunta ng Samar. Papuntang Samar yon. So dito walang ganong ruta mapunta sa ano mapuntang Samar. Okay. Thank you. Okay. Para rito sa bahagi ng PITX para sa impilang may paninibigan ako si Tony Hildo nag-uulat sa DZNQ30 Radio. Maraming salamat Tony Hildo live mula dyan sa PITX. Samantala, pagpapataw daw ng withholding tax at VAT sa cross-border services pinabuti sa Senado. Report naman ni Dang Garcia.
Nais ni Senator Win Gatchalian na imbestigahan ang pagpapataw ng Bureau of Internal Revenue ng 25% withholding tax at 12% VAT sa lahat ng cross-border services na ibinibigay ng mga non-resident foreign corporations o NRFC. Nagbabala si Gatchalian na maaari itong itaboy ang mga dayuhang mamumuhunan na magsasagawa ng kanilang negosyo sa bansa. Tinukoy ni Senator ang BIR Revenue Memorandum Circular 5-2024 na nagsasaad na mga serbisyong ibinibigay ng isang dayuhan sa isang Philippine entity ay dapat na buwisan. Sa kanyang Senate Resolution No. 955, nais si Gatchalian suriing mabuti ang lahat ng mga iniisyong memorandum ng BIR kung ito ay saklaw pa ng mga batas. Bilang chairperson ng Committee on Ways and Means, sinabi ni Gatchalian na may posibilidad na ipasa ng dayuhang mamumuhunan na mayroong cross-border services ang ibabayad itong withholding tax at VAT sa kanilang mga customer. Kabilang sa mga pinapatawa ng buwis ang consulting services, IT outsourcing, financial services, telecommunications, engineering at constructions, education at pagsasanay, turismo at iba pang katulad ng mga serbisyo. Para sa IP lang may panindigan, ako si Dang Samson Garcia, nag-ulat sa December 15-30, ang Radyo Ulat. Maraming salamat, Dang Garcia. Balita yan mula sa Senado. Ay! 4 minuto na lamang ko, alas 6 na po ng umaga mga partner. Hoy, magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin. Ngayong umaga, si partner Dindo Dalus. Uy, good morning. Yan sa Greenwood Tennis. Antimaya Bandola, Erlinda Bachelier, Erly Cortaga, Liberata Bautista, at Rodolfo Portes. Sabi niya, dikdikin na parang bawang sidigong at rilling para isuka nila ang kanilang mga kinain sa China. Ano kaya mga lalam kung sakali may iluluwa, ano kaya mailalabas sa mga mas maraming kinain sa China si Trilling, 16 na biyahe. 16 na biyahe. No? Oh, pero yung kay Digong, dito siya siguro pinakain ng China. Malamang. Pero mo, ibinenta nila ang Pilipinas. Parang ginawa nilang pag-aari ko to. Parang gano'n, di ba? Mm. Nakayang-kaya nila ipagkasundo. Kaya ultimo, pati yung ano yung bay? Yung inano na helicopter? Oh, yung ano, yung Sandy K. Sandy K. Sandy K. Sandy K pala, hindi bay. Sandy K. 2. Oh. Mantakin niya yan. Mga ganun ho kawawalang hiya yung mga Chinese na yan. Taga Bifar, nag-inspeksyon ng quality ng tubig at lupa doon. Sako pa ba nila yun? Yung... Biro mo, pinaliparan ng helicopter. Grabe. Ano yan? Aggression talaga yung ginagawa nila. Hindi na ito harassment eh. Hindi na harassment. Oh, Amerika, ano bang ginagawa ninyo? Akala ko ba, kaalyado kayo, bakit di man lang kayo magparada dyan ng mga barko, di ba? Pero yung parang hanggang mambuli lang ang China eh. Oh, diba? Kita mo yung Taiwan, hindi nila mapasok-pasok. Tama. Dahil nagsabi ang China, sige, gigirahin din namin kayo. Lalaban kami. Oh, diba? Eh, hindi nila kaya talagang duwag din pala, diba? Oh, hindi. Napakalate ko. Ayaw nilang mamatayan. Ayaw nyo na, babawasan nyo kaya may pinakamaraming. Pero ang problema dito, kapag nag-away ang Chinese tsaka Taiwan, no? Paano natin madi-differentiate yung dalawa? Pag tayo pumanig, no? Titinan ho natin sa mata. Hoy, happy birthday nga pala doon sa kaibigan natin, ha? Si Mau de la Cruz. Hoy, Mau. Pare Mau. Pare Mau, happy birthday. At saka nung isang araw, si Benji Liwanag. Ayun, si Benji nga pala. Nag-retiro na. Pagtakin mo nga naman, no? Nag-retiro na si Kuya Benji. Benji Liwanag. Birthday mo pala. Birthday mo pala. Mahal, I love you. Ay, hindi, si Benji Liwanag. Ay, Benji Liwanag pala. Oo, Benji Liwanag. Hindi, si Benji Alejandro. Benji Alejandro, nag-birthday din. Oo nga pala. Kamakalawa. Oo, tama, si Benji Alejandro rin pala. Oo, si Benji Liwanag. Kitaan nyo nga naman dyan. Ilan ba birthday ni Benji Liwanag? Nung Sabado. Oh hindi, kasi minsan nag-birthday din yan eh. Parang dalawang beses nag-birthday kasi sa taon eh. Ay, dyan lamang kayo ha. Walang alis sa inyo. Marami po tayo pag-uusapan sa pag-usap po natin pala tatunan sa pagbabalik po ninyo mga partner Willie Delgado Jr. George Bandola. Alas 5:59. Ang oras ito hatid sa atin ng Meralco. May liwanag ang bukas.
Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka atakihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman duminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman ako. This is a paid advertisement. Naaamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. B-O-B-O-B-O. Baka ass emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang number one deo lotion ng bayan. Say no to ass emergencies. Naaamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. B-O-B-O-B-O. Baka ass emergency na yan. Check yourself and use Rexona after every bath. Ang number one deo lotion ng bayan. Say no to ass emergencies. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang TZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Narito ang magpartner sa kaliwa na nasa kanan na sina George Bandola at Willie Delgado para sa malaman na pagtalakay sa mga isyung napapanahon at komentaryong may tapang sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Komentaryong may tapang. Komentaryong may laman. Sina George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Diretso. 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 Isang minuto na makalipas ang alas 6 po ng umaga. Nagbabalik po ang mga partner Willie Delgado Jr. George Bandola. Oy, kapon ah. Sobra ang pagsisikip ng daloy ng trapiko dyan sa NLEX, SLEX, yan. At pati nung Sabado, ganun din, lalo nung sa mga pauwi ng Metro Manila. Ah, oh. Yung mga kahapon, yung mga pauwi, pabalik. Diba? Pabalik. Oh, kumbaga volume talaga, volume. Eh, maging yun daw palabas. Yung mga paalis. Eh. Nung ano, nung Webe Santo kay Miyerkules. Oh. Bay, nagkabuhol-buhol daw yung traffic dyan sa ano? Nako po. Bakit ganun? Bakit taon-taon na lang eh? Ang sinisisi dito, partner, ang sinasabing mabagal na pagtaas ng toll barrier. Yung barrier, yung gumagana. Oo, yung tumataas. Ang sinasabi nga dito, mukhang magkakaroon din ng investigasyon dyan ng kamera patungkol dito sa prangkisa ng mga toll operator. Napakayayaman itong mga contractor na ito, no? Mm. Bakit hindi nyo ma-improve yung inyong system? Bakit hindi nyo puntahan, partner? Mm. Yung madalas ko sinasabi sa Dubai. Tama. Meron ding parang dalawang lugar lang yata doon ng meron toll. Tama. Pero the rest ng mga super highways, wala. Talaga, wala. Yung kanilang RFID na ginagamit. Oo. Nakalagay lang sa salamin. Halimbawa, salamin. Partner, wala kang dadaan ng barrier. As in, normal highway din. Nasa itaas ng napakalaking arko. Oo, tignan mo. Nandoon yung kanilang yung RFID reader. Yung RFID reader nila. Nandoon. As in, hindi ka titigil, hindi ka magme-minor. Dire-diretso kang tatakbo. Kahit gano'ng kabilis ka pa. Kahit gano'ng kakabilis tumakbo. Makikita mo, nababawasan yung load mo. Ang problema dito, buti nga nakarating ito sa pansin dito kay Congressman na Senator Erwin Tulfo. Di ba? Congressman na, senador pa. Oh. ano ito, partner? Ang problema dyan, parang 2 kilohertz lang ang ibinibigay ng NTC sa mga franchise holder. Nako po. Yun ang... if I remember it right, nagkaroon ng hearing na dyan sa Kongreso. Tapos ang sinisisi nitong mga toll operator, ang NTC dahil 2 kHz lang daw binibigay. Kumbaga, pag 2 kHz kasi, o kaya less than 2, kailangan nakatutok ka dun sa reader bago babasa yung iyong card. Okay. So, sabi ko nga, pag tinaasan ba yung frequency niya, kasi nga, radio frequency identification ang tawag dyan. Pag tinaasan ba ang frequency nun, malayo pa lang aangat na yung barrier. Aha. Dapat, di ba? Dapat. Ang problema mukhang may corruption sa isyung ganyan. Nako.
Ha? Mukhang may corruption, partner, kasi pag tinaasa mo raw ang frequency, alam mo na, yad ba? Okay. Hindi, paliwanag. Mas maganda, malalaman natin yon. Mas maganda itong investigasyon ng camera, partner, para maipaliwanag ng mga toll operator kung ganyan nga ba talaga ang sistema. Mukhang gusto raw ipatawag ni Speaker Martin Romualdez. Mm. Sabi ni Senator and slash Congressman Erwin Tulis. Ang pamunuan ng NLEX. Tama. Pati na po ang SLEX. Tama. Kasama na ang TRB. Dahil sa dami pong reklamong lumabas dito pong tama. Nakalipas na ano, Semana Santa. Tama, tama. Uh-huh. Eh, kung ako dyan, tama itong ano na to. Mm. Itong ganitong pananaw at investigasyon ng Kongreso. Dahil perwisyo nga naman talaga. Pag dumarating ka ng toll gate, palagi na lang puno, palagi ang mga toll gate. Nasaan na po yung kinita ninyo doon sa sticker? Di ba? Oh, isa pa yun. Yung sinasabi po ninyong libre ang ano, libre ang pagpapakabit. Kalokohan yun. Malaki yung katartaduhan niya. Kalokohan yun. Hindi po kami naniniwala dyan. Dahil meron pong bayad dyan. Bakit? Hindi ka pwede maglagay niyan, ha? Hanggat wala kang bayad at least 500 pesos. At saka, partner, yung toll na hindi mo nagagamit na nailload mo doon sa RFID, magkano ang interest niyan? At saka, partner, ha? Diba? Hindi ka pwede mag-zero balance diyan. Tama. Hindi ka pwede mag-zero balance. So, dapat, okay, halimbawa, let's say, ang magkano ba? Sabihin na natin ang bayad doon sa dadaanan mo ay 300, pagpalagay mo na. 300, oh. Diba? Maglo-load ka halimbawa, meron kang natira pang mga 100, 150. Hindi ka po pwede mag-load ng 150 lang para makadaan ka kasi 300 ang bayad, eh, di ba? Yes. Kinakailangan mo magbayad ng yung eksaktong 300. 300. Para hindi magalaw yung iyong balance doon na 100. Kasi ang sabi nila, ano eh, dapat daw meron kang maiwan na 100 eh. Nasaan po yung 100 na yon? Grabe ang corruption din ng diba? Pati mga pribadong sektor pinagsasamantalahan tayo. Kaya ayaw nila, partner, na galawin ang tama. Economic provision. Diyan sila nagpapala ng pera. Biri mo. Sa maraming pagkakataon, maraming style ng pagpapala ng pera. Maganda diyan, alamin din ng Kongreso, partner, saan napupuntang interest. Yan, isa pa yan. Yun ang doon ako talaga concern eh. Napakaraming pera ang inilagay ng mga motorista sa kanilang mga RFID. Mm-hmm. Meron pa nga ako nauna sa akin, partner. Mm-hmm. Truck, 17,000 ang laman ng ano niya, RFID niya. Talaga? Oo, sa NLEX. Pag okay, kasi grant, makikita mo sa ano yun. Oo, granted, hindi ginagamit niya ito araw-araw. Oo. Pero ang interest niyan, pagpalagay mo na aabot ng 10,000 at the end of the month, gaano kalaki ang interest yan? Saan na pupunta? Ibinabalik ba dapat doon sa may-ari nung card? Mm-hmm. O napupunta na sa inyo, mga abusado kayo? Ayan. Diba? Sila ho ang ano? Sila ho ang number one na tumututol na galawin yung economic provision ng ating constitution. Bakit tayo napunta ron? Yan ho kasi ang ano? Yan ho ang patutuo. Nagpapayaman sila ng husto sa pamagitan ng pawis at dugo ng ating mga kababayan. Partner, meron ako nabasa sa ano sa X sa yung dating Twitter. Oh. Ha? Naglabas na siya ng ano ng himutok niya sa ibinebentang produkto nitong si Bubuyog. Oh, bakit? Oh, kasi nga daw halos parang ultimo yung manok ninyo, malnourished na. Ang itsura. Partner, sa mahal pa ng presyo. Oh. Dati-dati ang nung inintroduce nila yan, yung manok, usually inaapat na hati lang nila. Mm-hmm. Apat na hati. Partner, hindi ko sa pag-ano ha. Ngayon, ina-anim na. Anim. Baka nga hindi pa anim, baka may walo pa yan eh. Ang lalabas ho doon, chickbit. Pero ngayon, partner, nagbago si ano? Si Donald. Oh. Ha? Ang lalaki na ng manok niya ngayon. Ba, yun ang maganda. Oh, ang lalaki na, partner. Lalaki na. Last Saturday, kumain kami. Oh, malalaki na ang manok. Oh. Pero si Jollibee, utak yung chick talaga eh. Oh. Di ba? Wala. Nasa Twitter, nabasa ko sa Twitter. Sa sobrang mamahal daw ng ano,
ng benta ninyo, tapos yung mga produktong binibenta nyo, taliwas doon sa nakikita sa picture. Di ba bawal yung ganyan, DTI? Oo. Di ba sabi nyo, kung ano yung nasa picture, dapat ganun yung isineserve? Parang panloloko. Panloloko yan. Advertising. Abay, parang manloris yung ano, yung mga manukunin nyo eh. Sa totoo lang, partner. Oo. Sa diba? Totoo lang. Ganyan ho ang klase ng mga negosyante ho natin. Ang problema kasi natin, na sa ating mga Pilipino, hindi kayo nagsasalita, nagre-reklamo kayo pagdating nyo sa bahay. Puro kayo sa social media lang. Oo, ganyan. Tsaka kahit na magreklamo kayo, in passing lang. Pagkatapos doon, wala na. Bukas makalawa, order uli kayo doon. Okay lang din. Okay lang din, di ba? Tignan mo, bakit ganyan na itsura ng ating mga karsada? Di ba? Nagre-reklamo kayo pagdating niyo sa bahay, yung mga ang mga sasabihin ninyo, yung mga kasambahay ninyo, o yung mga kasama ninyo sa bahay. Totoo 'yun. Dapat nagsasalita kayo, naglalabas kayo ng sentimento ninyo. Bakit? Pera ninyo ang ginagamit. Pera natin ang ginagamit diyan eh. Oh. Pero anong progress na nakikita natin? Wala. Nakakalimutan nila lahat ng reklamo niyan pagdating ng eleksyon. Wala. Pagdating ng eleksyon, nawawala. Nawawala ang mga reklamo. Kaya hindi ho nawawala. Kaya ang gusto ng maraming mga oligarko, dapat mayroong mahirap. Mahirap. Manatiling. Diyan na lang kayo, mahirap kayo eh. Di ba? Kailangan kasi namin kayo pagdating ng eleksyon. Tama. Ganun ang kadalasang ano. Kailan mapuputo lang cycle na yan. Di ba? Yan ang dapat na ano eh. Dapat na sinisita eh. Ito, hindi April Fools na mga komentaryo ito. Totoo ito. Dahil palagi kami laman ng kalsada, palagi kaming laman ng mga komunidad. Ultimo sa mga bilihin, mula sa mga serbisyo, ito yung mga sinasabi nating mediocre na serbisyo at produktong natatanggap ng taong bayan. Kaya ultimo yung mga nasa gobyerno, hindi, okay lang ganyan ang gawin natin. Bakit? Hindi naman magre-reklamo na yung mga yan. Matiisin ang Pinoy. Matiisin ang mga Pinoy. Ngingiti ang kalang ng mga yan. Magreklamo pa yan, ang ganyan lang ganyan, yan. Ganyan, hanggang reklamo na lang. Wala naman magagawa yung mga yan. Yan ang mindset ng gobyerno. Kita nyo, yung traffic natin, na-improve ba? Hindi. Lalong sumasama ang ating traffic. Anong gagawin? Imbes na resolvein kung ano yung problema sa traffic, gagawa ng panibagong style. Para hindi na magalaw ito. Tama. Kasi ito eh, kayang ano. Katulad yan, imbis na palawakin natin ang karsada, pinaliit natin. Bakit? No? Nilagyan mo ng bus lane dyan sa ano, sa EDSA. May bicycle pa. May bicycle. Dating napakalawak ng EDSA, lumit na lumit. Bakit? Nalagyan ng MRT. Di ba? Na dapat sana ay subway ang inilagay pa subway. Na dapat dyan. Ngayon, nung maliit na, dumadami mga sakyan. Ito ngayon, may busway. Nabawasan na. Mga isang kalahati naman ituturing mo, partner, yung ano eh. Kasi mayroong may concrete barrier pa nakalatag eh. Totoo yun. Ito ngayon. Sa kabilang side naman, naglagay naman kayo ng bicycle lane. Hindi ko inaano, nagbibisikleta din ho ako eh. Nagmumotor din ho ako eh. Pero, tingnan nyo naman yung gumagamit ng EDSA. Yung bicycle lane na nalagay ninyo. Oras-oras ba meron laman yan? Wala eh. Diba? And then, tsaka, bakit... Kaya nga, sinasabi natin, nagbabayad ng buwis ang mga motorista, di ba? Totoo, nagbabayad din naman ng buwis ang mga siklista. Correct. Pero yung buwis na binabayaran nila sa mga produktong binibili. Correct. Hindi dun sa direktang benepisyo dapat para sa kanila, which is correct. Kakalye. Correct. Di ba? Dapat ganun na lang. Mga alternate routes na lang siguro, lagyan nyo ng bike lane kung pwede. O kaya, sa bangketa, sa ibang bansa, sa bangkete. Sa Japan, bangketa dumada ng bisikleta. Partner, sa Japan, bangketa. Bangketa. Diba? Kaya naman doon, ha? Doon talagang ini-introduce nila ang ganyang klase ng transportation, mode of transportation. Nakakurbata nga doon, partner, nakabisikleta. Nakabisikleta, nakapalda. Nakapalda, nakabisikleta. Dito sa atin, diba? Ano lang tayo, puro tayo forma kasi. May karay-karay na anak, nakabisikleta. may sakayan doon sa likod. Yung anak niya. Puro tayo kasi forma. Correct. Kung may forma tayo, dapat hindi tayo nakabisikleta. Dapat naka-grab tayo. Oh, yeah. Naka-taxi tayo. Taxi man lang. Tapos may tricycle nga, hindi. Yung mga babae, halimbawa, medyo naka 2-inch, 3-inches na heels. Dapat naka-kotse. Ayan, siyempre. Ganon kadalas, ha? Ganon yan. Hindi mo makikita maglalakad. Malabo. Hindi mo makikita na nakasakay saan niya. Nakasakay sa bisikleta. Yeah. Kaya wala naman tayong pagkasenso. Ganyan na ho.
Parang ganyan na lang lagi ang cycle natin. Makita nyo, taon-taon, problema natin yung traffic. Kapag katulad yan, yung nakalipas na Holy Week, di ba, alam naman ninyo na lalabas ng Metro Manila, bakit hindi napaghandaan ang sisisihin sa atin yan. Ang sisihin naman nila, tayong dalawa. No. Paglalakarin nyo kami, sobrang init. Oh, yan. Yan. Di ba? Diyan kayo magaling eh. Diyan kayo. Wala kaya lang kundi maghanap ng sisi. Ako, partner, sa totoo lang, mas gusto kong maglakad. Yung mga malalapit lang. Malalapit lang, kaya kahit na dito, mula dito hanggang Mega Mall, naglalakad. Pwede yun, no? Eh, kaso na mag-Hong Kong tayo, 3 kilometro yata nilakad natin. Yeah! Kita mo, hindi yan ang tunay. Totoo yun. Totoo yan, 3 kilometro yata nilakad namin eh. Oo. Oh. Maglakad eka tayo. O, sige. Sige naman ako. Sige. Maganda pa naon eh, di ba? Teka muna. Nakakatatlong kilometro yata tayo. Ayaw pa natin tumigil. Ako, ito totoo lang ha. Naglakad ako mula, kung nai-imagine ninyo, mula dun sa mall ng Luisita. Luisita Mall. Papasok dun sa barangay na ano, more than 5 kilometers. Oh, mantakin niya yan. De, pero at least kagandaan din po naman yun eh. Di ba? Partner, sa mga elevator nga lang eh. Di ba? Mm. Dito lang sa elevator natin. Sasakay ng ano, 15th floor. Alam mo kung saan bababa? 14th floor. Talaga naman ako. Ay, nako. 15 minuto na. Makalipas po ang alas 6 po na waga. Diyan lang po kayo. Babalik po ang mga partner Willie Delgado Jr. George Bandona. Komentaryong may tapang. Komentaryong may laman. Para sa bayan. Partners. Punto Diretso. Partners. Punto Diretso. Alas 6.16 ang oras na hindi chatin ang Pagcor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Bumarangkada na ang Pagcor Photo Contest 2024 na nagsimula noong February 15. Kaya inaanyayahang muli ang mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng Pagcor Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at ang mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Bukod sa drone ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras, at ang mobile category na tampok ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinaas din ng Pagcor ang total cash prizes para sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos noong nakarang taon. Ang 8 mananalo sa conventional category ay makatatanggap ng 100,000 pisong premyo bawat isa, samantalang makakatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone category. Ibinaba din ng Pagcor ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula 18 taong gulang noong nakarang taon. Ang lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin ng Pagcor ang mga entries sa pamamagitan ng Pagcor website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 simula noong February 15. Para sa kumpletong detalye, silipin ang Pagcor Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Sina George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. 18 minuto na makalipas ang alas 6 po ng umaga. Punta naman natin si ano. Wala pa ba? Okay. Wala pa? Okay, sige. Yung pinag-uusapan po namin, yung patungkol po dyan sa ano. Okay na, nandiyan na. Alright. Nasa linya na po natin si House Deputy Majority Leader at AXIS Party List Representative Senator Erwin Tulfo. Yeah. Senator, magandang umaga po sa inyo. Good morning po.
Boss, si Senator tulog pa. Tulog, tulog po si Senator Rapi. Sikong ito, boss. Mali ng ano. Natawagan. Tama ho yung pangalan, pero yung posisyon medyo mali. Rapi po yun, Rapi. Ayan. Senator Rapi. Kong, good morning. Good morning. Oh, happy Easter pala. Ay, happy Easter nga pala. Ay, happy Easter. Good morning. Mukhang na-call na yung attention ng Kongreso, ano? Regarding dito sa lagi na lamang problema. Mm-hmm. Actually hindi lamang pagmahal na araw eh. Okay. Pananamantala. Pananamantala ng ano, 'di ba? Lagi na lang problema 'to ng mga motorista natin. Parang wala nang sulingan yung mga motorista ng maluwag na karsada. Especially Natawagan kasi tayo ni House Speaker Romualdez bagamat Semana Santa nga ako inatawagan noong Thursday. Mm. Tayo nasa labas ng bansa at sinabi niya gusto niya raw makausap yung mga toll operator. Mm-hmm. Yeah, hindi ko naman alam, mukhang nagmo-monitor ho yung si Speaker Romualdez at nakita nga niya, sabi niya, itignan ko daw sa social media at nakita ko nga yung terribleng bangungot na traffic jam noong Holy Wednesday palabas yung mga kababayan natin. Oh. Ito, lumalabas ang dahilan, sinasabi ng mga expressway operator, lalo na ng NLEX, ay yung kanilang RFID reader. Kaya gusto niya makausap itong mga ito. Ano ang gagawin natin ngayon diyan? Eh hindi naman puro pwedeng puro isisi sa RFID. 'Yun ang sinasabi ni Speaker, kaya gusto niya makausap itong mga ito. Actually, hindi lang yata palabas, maging nung papasok na until kahapon, eh may problema rin yung ano, yung ating mga motorista pabalik ng Metro Manila. Kahapon, grabe rin. Pero may binabanggit si partner, George. Kung nung nakaraan parang parang hindi naman nagrereklamo, pero ang allocated lang daw sa kanila ng NTC. Kasi nga, radio frequency yan eh. So, frequency. Eh, parang less than 2 hertz, parang two ganun. 2 hertz lang. Kaya kinakailangan mo lumapit para ka mabasa ng card reader para tumaas yung barrier. Totoo ba yan? Actually, kasama din yan sa ipapatawag ni speaker para makausap, para ma-resolve itong issue nito. Pero I don't think na kahit na 2 meters lang yan yung radio frequency nila. Kasi kahit ako, nagda-drive din naman ako, paring George, yes, paring Willie. Mm-hmm. Halos tanggalin ko na yung RFID sa salamin para ikuskus dun sa... Ay, hindi. Meron pa nga, ano, boss eh, di ba, Kong, yung kukunin mo pa yung card mo, hassle, dyan sa T-Plex, ganyan. Diba? Ganun ang nangyari nung Miyerkules Santo. Marami yung nagreklamo daw na ano pa rin ang silbi nung sticker na kung bubunutin mo naman yung card. Yung iba, kaya pala nagka-traffic yung isang lane. E, naiwan yung kanyang RFID sticker. Ay, yung kanyang card. Yung hindi card. Nabasa. Oo. Oo. Ito pa, meron pa akong hindi ano, ready yung NLEX. Meron pa akong, ako personally, meron akong experience naman, partner. De papunta na ako, dadaan ako ng ano eh. Pa airport ako eh. Dadaan ako diyan sa Skyway. Sa C6 pa lang nagkarga na ako. Partner, hanggang sa nakarating kami doon sa Toll Plaza. Hindi pa dumarating. Hindi pa dumarating, wala pa rolaman. Eh baka sobrang bilis mo. Hindi kayo kaya nabutan ng karga. Oo, kaya nga, paring Willie, paring George, hindi lang NLEX, pati SLEX. Kasi yung ng tawag na yan, ay under sa South Expressway yan, ipapatawag din yung mga official. Kasi mukhang may mga problema din, may naging konting problema, yung mga papuntang South din, hindi raw nababasa yung mga reader nila. So yung RFID. Kaya ipapatawag din yung dalawang kumpanya na yan, pati yung TRB. At mabuti na banggit ninyo, pati yung NTC na yan, ay kakausapin na rin ng house leadership. Tama. Pero di ba nagkaroon na ng kasunduan yata before? No, nagkaroon din ng kontrobersya yung ano? Na wala na munang barrier? Ay, yan na nga yun. Di ba naalala mo na matagal na yan eh. Si Valenzuela, si Mayor. Sa Valenzuela, mayor at kayo, Secretary Rex Gatchalian. Mm. Talagang binan niya yan eh. Hindi niya binigyan ng business permit. Pinatigil niya yan, di ba? Dahil sa problema ng RFID na yan. Ayan ngayon, bumalik na naman. Pero matagal na yan, paring Willie, paring George. Na hindi lang natin napapansin kasi nga napakaraming issue. Pero matagal na yan. Kahit kayo, mararanasan ninyo yan. Medyan titigil ka pa. Hindi ka gaya sa ibang bansa, sa Japan, sa Singapore, parang makikipaghabulan pa yung sasakyan. Parang gusto ng taxi driver, banggain yung barrier. Pero talagang automatic na umaangat. Ito pa nga ang isang masakit dyan. Sila pa may gana magbanta na kapag ka walang laman yung RFID mo,
meron kang ano, meron kang violation. Ang magaling si oh. Magaling diba? Magaling sila doon sa pagpapaalala na, halimbawa, the U exit is pure RFID only, no yes. cash. Mm. Parang tipong ganoon na na ikaw pang pagbabanta na oh, sige, bawal kang mag-cash, kailangan magkaroon ka ng RFID. Dapat magdala ka. Eh, ito nga pinag-uusapan oh. din namin na kung eh, yung mga RFID na niload natin, yung mga naka-standby load dyan. Isa pa yan. Magkano ang interest niyan? Saan na pupunta? Ibinabalik ba nila sa motorista o nakapupunta ang kita nila? Tama. Magandang katanungan yan. Eh. So, yan ang mga katanungan oh. na dapat itanong din natin, itanong ni Speaker Romualdez sa mga tao na yan. Saan na pupunta yung mga natitira? Oh, at, kasi talaga minsan, talagang zero balance pag dumaan ka. Diba? At alam mo na meron ka pa 5 piso, 10 piso dyan. Pero ang system nga dito kong, hindi ka po pwedeng bumaba doon sa itinakda nilang balance mo dapat. Oo. Yung parang maintaining balance. Maintaining balance. Tinatawag nila kasi nangyari sa akin yan eh. Magdadagdag lang ako doon sa natira kong balance kasi hindi ako makakapasok eh. Mm. Dahil sa kulang. So magdadagdag ngayon ako. Alam mo, sabi sa akin doon sa toll, ay hindi po pwede yan. Dapat po ganitong amount ang ilagay ninyo para makapasok kayo kasi dapat meron kayong maintaining tama. Balance. Oo. Eh, kaya lumalabas tuloy, hindi totoo na libre yung pagpapadikit ng ano. Ng RFID, may bayad din. Di ba? Parang banko, ano? May maintaining may balance. Yes, totoo yun. May maintaining, maintaining balance. Bawal kang mag-load ng less than 300. Oho, dapat meron kang maiiwan doon sa account mo. Yun. Ang tanong, saan napupunta yun? Yun nga eh. Di ba? Gano'ng karami yan? Kaya nga yan ang ating magpupulungin. Hindi naman investigasyon, kundi ipapatawag niya para mag-explain ka ano ba talaga. Kasi imbis na maging... ikang solusyon sa problema para mabilis ang daloy ng traffic, inaantala at nakita nga natin yes. naipon dyan nung Holy Wednesday. Mm-hmm. Kaya nagkaganon. Mm-hmm. Oh. May mga ibang parte rin kasi na mga ginagawa sila. Hindi ba sapat ito? Minsan pagpapa-counterflow nila, minsan naisasabay pa yung mga construction ng ilang mga exit. Nakita ko yan nung weekend, partner, na may mga construction ng exit. Nakakadagdag ito dun sa pagsisikip ng daloy ng trapiko yes. sa NLEX. Alam mo, parang George, minsan napunta ako sa Japan, I think holiday nila. Mm-hmm. Hindi mo talaga maabutan na nagkakatraffic sa kanilang mga toll gate kasi nga automatic, malayo pa lamang yung sasakyan, nababasa na. Mm-hmm. Kaya hindi sila tumatagal dun, hindi sila nagme-minor. Yes. Nagme-minor, mas tumatakbo pa rin sila pero hindi sila kagaya sa atin at hihinto ka eh, kasi para mabasa. No. Sa kanila ituloy-tuloy. Kung tuloy ilang lanes na yan, parang Diyos, pumunta ka dyan sa may Balintawa, pumunta ka dyan doon sa may Kuan. Ay, 8 lane, 10 lane na rin, pero nalaantala pa rin. Kasi nga, tumitigil yes. yung mga sasakyan. Tinitipid tayo sa teknolohiya nitong operator. Hindi, para pala. Yun ang sinasabi, baka galing doon sa yung mga reader na, galing doon sa kapitbahay natin na nagwa-wardy-wardy ngayon dyan sa West Philippine Sea. Mas malakas pa yata ngayon ng radar ng mga Marites na kapitbahay natin kumpara doon sa ano, yung ginagamit nilang RFID. Sabi ko nga, sa Dubai, 5 times ako nakabalik dyan eh, di ba, sa UAE. Meron dong dalawang lugar na talagang sisingiling ka, merong RFID ka dapat. Kung walang ano eh, wala kang dadaan ng barrier, hindi ka hihinto. As in, parang wala kang dinaan ng ano. Oo. Pero yung kanilang RFID reader nila, nasa taas. Nasa taas. Meaning, nababasa kahit na gano'ng kakabilis dumaan doon, automatic mababasa. Sabi ko, bakit hindi tayo gumamit ng gano'ng klase ng technology? Kumbaga, sa US, meron na yata gano'n. Meron din gano'n. Sa US, kaya wala nang mga toll gate. Mababawasan na lamang. Yung parang hindi nga sticker. Eh. Parang yung dati nila, yung NLEX, di ba meron kang... may binibigay silang parang akala mo charger, lalagay mo sa kotse mo, nababawasan yun. Yes. Ganun yung teknolohiya na yun. Parang mas maganda pa yun kaysa RFID. Correct. Mm. Ibalik na lang yun kaysa itong mga sticker na to na eventually, as the day goes on, naarawan, naulanan, nabubulot yun. Baka nasisira. Diba? Nasisira. Baka naapektuhin yun. Or pag naputikan lang, pag galing sa maputik, hindi mo mabasa, patay ka na. Di mo dala yung kayong card, maantala ka doon sa toll gate. So kailan ang plano dyan na ipatawag itong mga toll operators? Mga toll operators?
Ay, ASAP yan na parang George, parang Willie, siguro within the week or next week. Mm-hmm. Eh, nakabakasyon lang ang Congress, pero tuloy-tuloy naman kahit nagbabakasyon, nag-hearing naman yung mga ilang committee. Oh. So, yan, eh, gusto makausap ni, depende rin sa availability nito mga kondel. Invitation lang naman yan, di naman talaga pwersahan, parang investigation. So, they will be invited, itong LX, SLX, tapos yung Toll Regulatory Board, pati yung NTC na rin, sasabihin ko kay Speaker mamaya, na isama na rin yung NTC na para mag-explain kung bakit ganun kababa yung radio frequency at nagiging dahilan ng kanilang sinasabi na hindi kagad mabasa kasi mababa yung radio frequency na binibigay sa kanila, parang George. Salamat pala dyan at titimbrehan ko si Speaker Romualdez dyan. Ang sisting nga kasi, di ba, taon-taon na lang tayo merong ginugunitang mga ganitong klase ng mga okasyon. Pero taon-taon, tuwing darating ganitong klase ng mga pagkakataon, May problema tayo pagdating sa ating ano, sa ating mga karsada. Anyway, maraming salamat, boss, sa pag-imbita. What do you hope to achieve dyan sa gagawin na yan? Anong pwedeng asahan ng ating mga kababayan nga pala, especially mga motorista natin? Kaya nga ipapatawag yan kasi nga ang sinasabi nga ni Speaker Romualdez, kung hindi nila kayang solusyonan yan dahil matagal ng problema, ilang taon na yung RFID na yan, ganun pa rin ang problema, lagi nating naririnig. Eh siguro napapanahon na para reviewin yung prangkisa ng mga yan. Yeah, at ibigay doon sa mga yung kaya talagang i-operate yung mga ganyang klase at mas maganda na serbisyo. Marami naman dyan. Hindi lang naman yung apat na kumpanya na nag-umiikot-ikot sa apat na kumpanya ngayon ng pagpapatakbo ng mga ganyan, mga construction natin, ng mga highway. Marami naman ibang mga company dyan na pwedeng pumasok dyan at mag-bidding, paring George, paring Willie. Alright, yari po kayo. Sige. Senador, maraming salamat po sa inyo. Thank you. Kong lang, Kong. Kong, maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Senador Kong Erwin. Si Congressman Erwin Tulfo, House Deputy Majority Leader, at tumatay yung representative po ng ACCA-CIS. Yeah, ayos sa ayusin nyo, ha? Okay, good morning, Tristan Wyatt Gulay, Randy Santisas, Melesio Dagdagan, at Alan Giao Jimenez. Baka raw galing China ang technology. Sinasabotahe tayo. Ang ibibigay sa atin niya, yung ano, yung masasabotahe tayo. Tama. Wala tayong aasahan niya sa mga yan. Alas 6:31 ng ating oras sa buong kapulan, mga partner. Diyan lamang ho kahit marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ninyo mga partner, Willie Delgado Jr. George Bandola. Komentaryong may laman para sa bayan. Partners.diretso. Partners.diretso. 31 minuto na makalipas ang alas 6 po ng umaga, ang oras ni hatid sa atin ng Meralco. May liwanag ang bukas. Ngayong Marso, may pagtaas ng 2 centavos kaya ang ating kabuang singil sa kuryente ay 11 pesos and 94 centavos per kilowatt hour. Nako, baka atakihin ako sa init na to. Ayan o, lakasan ko para naman guminhaw ang pakiramdam natin. Huwag kayong mag-alala, Lola. Sabi ni Meralco, basta naka-DC fan, kahit higher ang setting, 30 centavos per hour lang ang dagdag sa konsumo. Siguradong maginhawa pa rin kayo ngayong summer. Ay, salamat naman ako. This is a paid advertisement. Sa mga susunod na sandali, ay mapapakinggan po natin ang MTV o theme song ng bagong public service program sa GMA7 na si Manoy ang ninong ko. Makakasama po dito si Congressman Wilbert Lee ng AgriPartylist at ang mga co-host niyang sina Jelly De Belen, Sherilyn Reyes Tan at Patricia Tumulak tuwing Linggo, 7 a.m. to 8 a.m. nationwide at 8 a.m. to 9 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Ipinapakita dito sa si Manoy ang ninong ko, ang modern-day bayanihan para mapagaan ang pasanin ng ating mga kababayan. Handog nito ang isang programang may puso at malasakit sa pagtulong para makamit ang isang pusong may lipunan kung saan winner tayong lahat. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon. Kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay ninong, lagi kang may kasama. Kapit-bisig lamang panalo ka.
proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya, pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manoy makaaasa. Yapit, isig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan lahat, may mapapala. Sa ikaw ako gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, iyan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. The makers of high quality, affordable, hygienic products. Introducing Yami Bathroom Tissue. Made from virgin pulp, affordable, de calidad at malambot. Aside sa bathroom tissue, meron din itong folded paper towel, kitchen towel at table napkin. Kaya naman kahit saan, kahit kailan, si Yami ang makakasama mo. Ikaw man ay nasa banyo, nagluluto, kumakain, may okasyon man o wala, si Yami ang bahala sa iyo. Ito ay gawa ng Quanta Paper Corporation, an ISO certified company. Over 19 years of providing high quality, affordable, hygienic, and environment friendly products. Made by 100% Pinoy for fellow Filipinos. It is all about service. Triple V Worldwide Logistics Incorporated has committed to give more than what the industry has been offering. It is not just coping with the fast pace of the players. It is actually setting the standards of the industry. As an ISO certified company, Triple V holds accreditation of the following: the Philippine Shippers Bureau, Philippine Chambers of Customs Brokers Incorporated, Philippine Exporters Confederations Incorporated, Philippine International Sea Freight Forwarders Association Incorporated, and Civil Aeronautics Board, affiliated with Pacific Power Logistics and World Cargo Alliance. With 11 years of forwarding business, Triple V Worldwide Logistics Incorporated has a satellite office in Cebu for the Visayas region and in Davao City for the Mindanao region. Triple V Worldwide Logistics Incorporated, going beyond offering forwarding service. Excellence is our standard. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Balikan natin ang komentaryong may tatatapang at komentaryong may laman sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. DZMMQ Radio. Alas 6:38 na. Balikan natin ang balita natin, mga Radyo Uno Patrol. DZMMQ Radio. Meron daw isang architect na wanted at kasama nitong negosyante. Dadakip ng QCPD, mga baril at bala, cellphone at ID kumpiskado. Alamin natin ang dagdag na balita mula kay Radyo Uno Patrol, Neil Miranda. Kami, Neil.
Commissioner Warren Romares, ARS Zone and District Special Operation Unit o DSOU, La Quezon City Police District, ang architect na si Dennis L. De Leon Bautista at kasama nitong negosyante na si Christian Dino Reyes Alarcon. Matang sa ulat, kasama ng DSOU ang Criminal Investigation Detective Unit at Macor City Police Station na ang arrestin ng mga suspect sa isang gasoline station sa Aguinaldo Highway, Salinas, Macor, Cavite. Bukod sa kasong estapa ni Bautista, nakumpiskan din ito ng caliber 9mm na baril na may magazine at mga bala, dalawa pang magazine na may mga bala na walang papel at isang cellphone. Inarest naman si Alarcon matapos matansam sa kanyang minamanehong Mitsubishi Expander ang caliber 9mm na baril na may magazine at mga bala, at isa pang magazine na may mga bala na walang kaukulang dokumento, isang cellphone at iba't ibang identification card. Ang mga suspect ay sasampa na kasong panglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa impila, may paninindigan ako si Neil Miranda, nag-uulat sa December 30 ang Radyo Uno. Maraming salamat, Neil Miranda, mula dyan sa Quezon City. Samantala, punta naman tayo ng lungsod ng Maynila. Dalawang tao daw arestado sa kaso ng ilegal na droga. Felix Laban sa detalye. Felix! Arestado ang dalawang kataon na umano'y suspect sa ilegal na droga matapos itong matakip ng Manila Police District. Nangyari ang pagdakip sa Along Gate 5 area Barangay 20, Zone 2, Parola, Compound, Tondo, Maynila kagabi. Kinilala ang dalawang alias na si Aiza at residente ito ng 275 Binondo at alias Wangwang na residente naman ng Barangay 20, Tondo, Manila. Parehong nasa tamang edad at walang trabaho. Nagugat ang pagkakadakip dahil na rin sa sumbong ng mga residente sa lugar dahil sa tamak na bentahan ng nasabing droga na kumpiska sa ng police operation sa dalawang transparent sachet na may laman na 1.5 na gramo ng hinilalang shabu na may market value na 10,200 pesos. Ang dalawang mani akusado ay naharap ngayon sa paglabag sa RA 9165 o Illegal Dangerous Drug Act of 2002. Para sa hindi na may panindigan, ako si Felix Laban. Felix! Yes po! Oh, kumusta yung mga iniikutan yung terminal dyan? Kumusta yung mga paparating pabalik ng Manila? Sa ngayon, ang sitwasyon dito sa aking kinalalagyan dito sa Binida, Santa Cruz, Maynila, ay normal pa ang sitwasyon sa daloy ng mga pasahero. Yung mga pagdating na mula naman sa kanilang mga probinsya. Ayon sa mga pamunuan ng bus station na aking nakausap dito sa Binida, ay hindi pa kanila nakikita yung inaasang dami ng mga pasahero na magmumula sa mga probinsya dito sa terminal ng bus station na biyahing norte. At sinabi nila na maaaring mamayang hapon po hanggang bukas pa ang bugso ng dating ng mga karagdagang pasero. Kasi ang mga bus station dito, sabi ng mga nakausap kong dispatcher, ay may mga main bus station naman sa Cubao. Yung iba ay bumabagsak na dito sa Cubao o yung ibang mga pasero sa Quezon City. At yung iba naman ay nahati papunta naman dito sa Avenida. Dagdag pa ng dispatcher, wala rin naman naitalang aberya o problema sa kanilang mga bus station. Gayun din ang mga pasero na kanilang naisakay palabas naman ng Metro Manila mula nang magsimula ang Semana Santa hanggang sa matapos ito. Alright. At ngayon ay may naman ang pag-iikot kanina. Nakita natin ang mga canine dog na Manila Police District at patuloy naman ang seguridad na kanila ay pinatutupad sa Nabagita Bus Station dito sa Santa Cruz, Maynila. At yung pinang may paninindigan ako si Felix Laban, nagulat sa December 30 ang radio. Maraming salamat, Felix Laban. Balita po yan mula dyan sa lungsod ng Maynila. Radio. Sina George Bandola at Willie Delgado sa Partners Punto Derecho. Partners Punto Derecho. Alas 6.42 na mga partner. Ay, magandang umaga, Jeneline Villegas. Sino pa yan? Sana silipin din ni Kong Irwin ang tupad. Ang daming kalokohan na ginagamit, sabi ni Alan Giao Jimenez. Tupad. Tupad. Yun yung nagwawalis eh, no? Ito, matutupad ang pangarap natin. Nakita ko na yung boss natin, si Boss Alan. Good morning! Pag nakikita natin yan eh, nagliliwanag ang buhay. Ayan! Ayan. Bukang, John! John! Napipilitang gumising na maaga yung mama, kaklase mo. Para hindi mga traffic kasama ito sa highway. Ayan, Junjun na naman. Katatapos na si Mana Santa, Junjun pa rin. Ayan, okay. I like it naman, no?
ano, gising ka na? Gising ka na ba, Junior? Ano? Totoo ba ito? Ano yan? Pasok daw sa top 5 ng vice presidential service si, ano? Si... Si... Boy, ano? Boy... Sino? Boy Junjun. Si, ano? Ito si, ano? Ay, ganun! No, bambi... Parang ano eh, parang ginagawa na lang ho nating playground. Hindi kayo nagpa-PR lang ito. Wala yan. Mario. Ah, si Boy Jutes. Akala ko si ano eh. Si Boy tumatawitawitaw. Pang-apat pa kayo. Ano ba naman yung Pulse Asia? Gusto nyo ba kumita? Pulse Asia? Ano yan? Ambira naman. Oh. Bakit naman kailangan i-survey pa yan? Ayaw. Ambira naman ito. Nagluluka na yata tayo. 2025 pa nga ang election eh. Hindi pa ba ano? Hindi pa ba? Bakit 2028 agad ang ano? Wala na yata ang matino talaga. Eh, kasi si Senator Rafi Tulfo nanguna sa 2028 naman. Presidential preference survey. Yan. Alam mo, isa pang magandang silipin din ng Kongreso, partner, yung pagpa-parking. Tama. Sobra na ho yung parking, partner. Sa may Divisoria, yung isang building doon na giniba, ewan ko kung... Tutuban Mall, hindi naman. Yung ano, hindi. Harapan ng Tutuban harapan, Mall. Harapan, oo. Meron doon isang lumang-lumang building na giniba na, so bakante na siya ngayon. Ginagawa ngayon parking. So ang itsura niya, lupa na may mga pinag iba anong ano, di ba? Yun ang dadaanan mo. Alam mo kung magkano singil doon? Sa 2 hours, first 2 hours partner, 70 pesos. Wow. First 2 hours yun ha, 70 pesos. So talagang gusto nila pang mahirap lang ang Divisoria. Oh. Pag wala kang sasakyan, wala kang babayaran nga naman sa parking. Wala ka. Oh. Pero hindi ho lahat ng may sasakyan kasi can afford. Baka naman nahiram lang niya yan dahil sa marami silang kailangan bilhin sa Divisoria at paninda rin. Diba? Ang natatandaan ko, partner, no? Itong si nagsasabing the good one, si JB. Tama. Alam ko siya ang nagsulong ng investigasyon dati dyan at meron siyang panukala patungkol sa parking. Ano nangyari? Yun ang tanong. Diba? Ha? Eh, naalala ko yung parking sa mga mall, partner. Pinagkakitaan ni Rene Cayetano yun eh. So, totoo lang ho yun. Ha? Dahil siya mismo, bilang abogado, siya mismo nagsabi, yan pala mga mall, add-on yung parking, partner. Oh. Add-on services na mga mall yan. Hindi daw dapat nagkakaroon ng bayad. Oh. Sa bagay, kasi, partner, karamihan ng... Ngayon, pinagkakitaan eh. Partner, sa ibang mga bansang napuntahan ko, walang bayad ng parking. Sa dami nga ng kinita nila sa parking, nakapagpatayo na sila ng panibagong building dyan sa Mega Mall. Totoo yun. Diba? Sa dami ng kinita nila sa parking, nakapagpatayo na ng panibagong building. Mantakin nyo, yung dating harapan na open-open yung harapan ng Mega Mall, isa na yung puro parking lot po yun. Yung kung gaano kataas yung palapag ng building ng ano, ilan ba yan? Fifth floor ba yung, ano, yung Mega Mall? Ganon din po kataas ang bilang ng ano ng mga parking yan na idinagdag na nandito sa harapan ng EDSA, nakaharap sa EDSA. Oh. Abi magkano nga paano nga naman hindi kikita 50 na pala ngayon ang ano sa Mega Mall. 50. Diba? Ano 'yon na pag Monday to Thursday may ano 'yon, may oras 'yon, 4 na oras parang ganon. 4 o 5 parang ganon. Plus 20 per hour ganon. Diyan sa Robinson's Antipolo. Ang parking dati diyan libre. Yung open parking. Oo. Meron diyan bayad na sa ilalim. So may bubong, yung kumbaga hindi ka maarawan, di ba? Ngayon, dumating na sa puntong naniningil na po yung ano, pati yung open. 30 pesos ang singil. Alam mo ginawa nung dati may bayad na 30 pesos lang, ginawa naman niya 50. Wow. Ganun katindi. Kumikita ang kabuhayan talaga ng parking talaga, yan. Ano, diyan ang kumikita ng husto. Eh, di ba kinamatayan ng issue niyan ni ano ni dating Senador Rene Cayetano? Rene, kinamatayan na yan? Kinamatayan niyan. Oo. Panahon, natahimik yung ano. Panahon pa lang nang nasa DCMM kayo, yan ang advocacy niya, di ba? Correct. Okay, kaso wala. Ano nangyari? Yan dapat silipin din yan, sobrang parking. Mm-hmm. Sobrang paniningil ng parking. Alam ko dati, yung panukala ni JV Ejercito,
yung first, hindi ko malang kung first 3 hours o first 5 hours, tama. 30 pesos. Yung mga succeeding hours, 10 piso lang. Hindi na nasundan, no? Ang tanong, alam niyo na kung, alam na di. Alam na di. Ba, no? Mukhang marami-raming pambili na. Ay, motor. Ay, marami, malamang. Alas 6:49. May utang pa ba kami? Meron pa? Meron pa isa, no? Oh. Oh, sige, bayad muna tayo ng utang. At para meron tayong pambayad sa parking. Alas 6:49 ang ating waro sa buong kapuluan. Pabalik po niyo mga partner, Willie Delgado Jr. George Bandola. Komentaryong may tapang. Komentaryong may laman. Para sa bayan. Partners. Punto Diretso. Partners. Punto Diretso. Ang oras na ihatid natin ng Pagcor. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Bumarangkada na ang Pagcor Photo Contest 2024 na nagsimula noong February 15. Kaya inaanyayahang muli ang mga amateur at professional photographers na ihanda ang kanilang mga lahok para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng Pagcor Photo Contest 2024 upang ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mangingisda at ang mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambay ng Pilipino. Ayon kay Pagcor Chairman at CEO Alejandro Tenco, isa sa mga highlights ng 2024 photo contest ay ang bagong drone category para sa mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone cameras. Bukod sa drone ay mananatili ang conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras, at ang mobile category na tampok ang mga litratong kuha ng mobile devices. Itinaas din ng Pagcor ang total cash prizes para sa patimpalak sa 2.23 million pesos mula sa 1.6 million pesos noong nakarang taon. Ang walong mananalo sa conventional category ay makatatanggap ng 100,000 pisong premyo bawat isa, samantalang makakatanggap naman ng 50,000 piso bawat isa ang 16 na mananalo sa mobile at drone category. Ibinaba din ng Pagcor ang age requirement sa mga nais lumahok sa 16 na taong gulang mula 18 taong gulang noong nakarang taon. Ang lahat ng entries ay kinakailangang kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Tatanggapin ng Pagcor ang mga entries sa pamamagitan ng Pagcor website gamit ang link na www.pagcor.ph/photocon2024 simula noong February 15. Para sa kumpletong detalye, silipin ang Pagcor Photography Contest 2024 subsite na matatagpuan sa www.pagcor.ph. Balikan natin ang komentaryong may tatatapa at komentaryong may laman sa Partners Punto Diretso. Partners Punto Diretso. Alas 6:52, 8 minutes na lamang, alas 7 na po na umaga. Puntahan po muna natin ang Batangas dahil yung mga pasahero ngayon ay pabalik na rin po sa NCR. Simula pa kahapon actually. Yan na, DC Dr. Joselito Sino Cruz, ang port manager ng Batangas Port. Magandang umaga po, Dr. Sino Cruz. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo mga taga-pakinig po. Opo, salamat po sa pagpapaulak. Kumusta po ang sitwasyon dyan sa Batangas Port ngayon? Sa ngayon po ay disembarking po ang marami. Ano, yung sabihin, yung mga dumarating po mula po sa mga probinsya po ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Katiklan, Sarumblon. Yan po, pabalik na po yung ating mga kababayan. Opo, buti naman po. Pero sapat naman po ba ang paano po ang sistema para maging mabilis ang daloy ng mga pasahero po ngayon? Ngayon nagbabalikan po, Doc. Sa Batangas Port naman po, kailangan lang po naman talagang kumbaga leave the gate wide open, no? At nandiyan naman po yung mga public utility vehicles, yung mga bus, ano? At tuloy-tuloy lang po kapag labas po nila. Kaya po napaka-alwan po ng kanilang pagdaan at pababalik sa NCR at saka sa mga ating pulalagyan. So wala na pong masyadong requisisyon ng mga bagahe lalo kung dagsa po mga pasahero, no po, Doc?
Wala na po, wala na po. Dahil po yan po yung mga bagay nila, eh, kumbaga dumaan na po yan sa security measures doon po sa pinanggalingan po nilang nga po. Oh, pero hindi po tayo nakasisiguro din, eh, kahit na sabihin natin na-screen na yung mga bagahe ng mga yan mula doon sa port of origin, di ba, Doc? Well, pwede natin sabihin na gano'n, pero pagdating naman po sa Batangas Port, eh, talagang palabas na lang po talaga sila. Hindi na po sila papasok po ng passenger terminal building, ano. Talagang dire-diretso na lang. Sila. Opo, opo, dire-diretso. Diretso sa mga bus na mga nakaparada na, gano'n po. Tama po, yes, sir, tama po. O, kadalasan, Doc, ang nagiging problema dyan sa mga yan, doon sa mga mananakay, eh, yung nananamantala naman mga kontratista, especially yung mga sasakyan naman nila by land. Diba? Meron din ba tayong ano diyan? Meron din ba tayong at least alalay man lang sa mga pasahero na nakalabas na ho ng terminal? Ganun, sa labas po ng pantalan ay nariyan naman po ang kagawad po ng Philippine National Police. Ano po, nakabantay po doon dahil po sa ating coordination po sa kanila. Pero yung po mga masasakyan po, yung may loob naman po, yung mga bus po ay sigurado naman po na ang ating pong seguridad ay nakalatag po. Mm. Uh-huh. Hindi naman kayo nagkaroon ng ano, wala namang nagkaroon ng aberya sa panahon ng paglalakbay ng mga sasakyan natin pandagat, Doc? Yung mga roro? Oo. Ayun, mabuti po. At sa ako po ng Diyos, wala naman pong ganun pong aberya na naganap po dito pa sa Batangas. So, everything is smooth ngayon pong araw na ito. Gaano po karami ang mga inaasahan po natin mga paserong pabalik at yung pong influx, eh, gaano, sa anong oras po ang naitala natin o may tatala pa? Kahapon po ang marami, ano, bagamat may inaantay pa tayo kasi nung pong panahon po ng Koresma, meron pong umalis na halos 70,000. So kung babalik po sila, palagay mo ng kalahati po niyan, ay babalik ulit at tapuli ng Batangas Port, ay kulang pa po kami ng mga 20,000 na inaasahan babalik po, dadaan po ng Batangas po. All right. Nako, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo dyan, Doc. Maraming salamat po sa pagkakataon at magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Si Dr. Sino Cruz, tama ba? Yan, Roselito Sino Cruz. Roselito Sino Cruz, ang siya pong port manager dyan po sa Batangas. Yan. Ang kadalasan nang gagaling yan, di ba? Yung mga galing ng Visayas. Tama ba? Hindi, meron din ano, yung mga isla, Mindoro. Mindoro. Galing ng Puerto Galera. Yan, okay. Galing ng Puerto Galera. Malayo din ba yung pagitan ng ano? From Batangas to Mindoro? 2 hours. Two hours ang biyahe. Pero ano naman dyan? Kalmado tubig dyan? Medyo kalmado, pero merong ano eh, kasi merong inlet dyan na diretso sa ano, sa Pacific Ocean. Okay. Kaya medyo maalon din minsan. Kaya kapag nagkaroon ng mga pagbabagyo, hinihinto. At yung mga papunta ng Boracay na nagro-roro. By the way, ha? Pwede kayong, yung mga nagtitipid, ayaw nyo mag-eroplano, pwede kayong mag-roro papuntang Boracay, pero 16 hours lang. Dadaan kayo ng Batangas Port at dadaan kayo sa Rojas City. So 16 hours yung biyahe? 16 hours yung biyahe, kasama na yun, yung roro. From Batangas Port? From Metro Manila from na Metro yun. Manila. Oo, hanggang ano na, hanggang Boracay. Oh. Pwede kayong mag-roro, yung mga nagtitipid. Oh. Pero nga lang, 16 hours sa biyahe, maglaan kayo ng 2 days. Versus sa airline? Sa aeroplano, medyo mahal. Ito, mura lang. Siguro mga 1,000 mahigit ang pamasahe. Ah, ganun. Kasama na yung roro lahat. One way. Oh. Yun nga lang, medyo ano? Medyo, alam nyo, pricey, ha? Titiisin nyo rin yung mga, kung meron kayong seasickness, yung takot sa alon o yung mga nahihilo, nalulula, hindi kayo pwedeng magbarko. Magroro. Mas mura nga naman yun. Mas mura, pero yun nga lang, kailangan yung tiisin lang. Yung iba kasi parang gusto adventure. Adventure, diba? Yung medyo mahaba ang biyahe. Yan. Lalo ngayon, uso-uso yung mga vlog-vlog. Diba? Oy, tsaka meron ng alam kong biyahe, ang hindi ko alam kung super ferry, dyan sa Manila Port, papunta ng Boracay, alam ko. Pero nasa mga 2,000 at ang pamasahe. Diretso. Diretso ba? Diretso. Okay. Mga 2,000 tapos mga 10 noodles sa makakain po. Cup noodles.
Puso yan sa mga roro. At saka siguro mga 25 baray bangon. Hindi na kaabuti daw ninyo. Mga ilang tabletang laban sa hilo. Bukas mo ulit mga partner ha. Maraming salamat po Panginoon. Ako po ang inyong partner, George Bandola. Maraming salamat po sa Diyos. Kung lulubin po muli, magkarinig at tayo bukas alas 5:30 ng alas 7 po na umaga. Drama sa DCMA 1530 ang Radyo 1. Ako po ang inyong partner, Willie Delgado Jr. Oras natin, 1 minuto bago sumabit ang alas 7 ang oras na hatid natin ng Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. For more details, follow at Ginebra San Miguel official Facebook page, www.facebook.com/barangayginebra. Naamoy mo ba yun? Baka naaamoy ka na rin ng katabi mo. B-O-B-O-B-O.